Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, tawagin mo na lang ako sa pangalang Benz. Nung bata pa ako, random ko na naiba ako dahil nagkakagusto ako sa kapwa ko. Masasabi kong bisexual ako dahil karamihan na nakarelasyon ko ay babae rin naman. Nagsimula ito nang magkagusto ko sa kapwa lalaki nang nagtrabaho ako, Kuya E. Taga-probinsya ako. Pag-graduate ko ng high school, nagtrabaho na ako sa Maynila. Dito ko nakilala ang tawagin natin sa pangalang Dex. Si Dex ay may asawa na at may isang anak. Sa trabaho, siya ang partner ko. Ang trabaho niya ay taga-putol ng tela. Ako naman ay helper niya. Pabrika yun ng mga damit. Lahat ng production namin ay binabagsak sa isang kilalang mall. Napalapit ako sa kanya dahil mabait siya sa akin. Bata pa ako noon, Kuya E. 21 years old ako noon at siya naman ay 27 na. Si Dex ay laging nagpapalibre sa akin ng Yossi o kaya naman tinapay. Hindi ako makatanggi dahil gusto ko siya. Kaya lahat ng sabihin niya, sinusunod ko. Napansin niya na madalas ko siyang titigan, kaya nahalata niya na may gusto ko sa kanya, pero pilit ko pa rin itinatago. Kasi karamihan na katrabaho ko ay puro lalaki. Bilang lang ang mga babae. Ayaw ko rin na malaman nila na iba ko sa kanila, kaya tinago ko na lang ang aking pagkatao. Masasabi ko, Kuya E, na may ipagmamalaki naman ako dahil guwapo, maputi at cute daw ako. Hindi naman ako sa nagbubuhat ng sariling bangko. Ang mga taong nasa paligid ko ang nagsasabi sa akin noon. Sabi nila, kahawig ko raw si Elmo Magalona at Alden Richards. Kahit saan ako pumunta, Kuya E, ay yun ang sinasabi sa akin ng mga tao. Ang guwapo at cute. Kuya E, isang araw, Linggo yun, niyaya ako ni Dex na may pasok daw kaming dalawa. Sabi ko, nagbibiro ka lang siguro kasi Linggo, oras ng pahinga. Sabi niya ay pinapapasok daw kami ni boss. Sabi niya sa akin, dalhin ko raw yung portable DVD. Tapos magdala raw ako ng bala, bold daw. Dalhin ko raw, manood daw kami. Napaisip ako, Kuya E, kaya sinunod ko na lang ang sinabi niya sa akin. Yun na nga, umalis na kami papuntang trabaho. Pagdating namin, naglatag na kami ng tela at hindi namin yon natapos. Sabi niya sa akin na manood na lang daw kami ng porn video. Yun na nga, pinasalang niya sa akin yung bala. Nakita niya ay natawa na lang siya dahil malalaki raw pala ang pops ng mga lalaki at pati yung mga dibdib naman ng mga babae. Sabi ko naman ay natural naman dahil mga American yan. Napatawa na rin ako, Kuya E. Maya-maya napansin ko na lang na nakapikit si Dex. Tila ba sinasabi sa akin na gawin mo na yung inaasam-asam mong makuha sa akin. Sa oras na yon, Kuya E, nakaramdam ako ng init ng katawan na parabang gusto ko nang hawakan yung pops niya. Lantakan yon, pero pinigilan ko yon dahil iniisip ko na baka sabihin niya sa mga katrabaho namin na ako ay bisexual. Kaya hindi ko tinuloy yung nasa isip ko na may mangyari sa amin. Kaya niyaya na lang ako na umuwi. Sabi ni Dex, naramdam ko na galit sa akin dahil hindi ko siya ginalaw na gusto rin niya na may mangyari sa amin. Kaya di niya ako inimikan hanggang sa makauwi kami. Wala pa rin imik kaya hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa pag-uwi nga namin, hindi pa rin niya ako iniimik. Para bang L na L siya nun, tapos hindi ko napagbigyan. Sa totoo lang, Kuya E, L din ako nun. Kaso nga lang, pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong malaman ng mga katrabaho ko ang itinatago kong sikreto. Kasi po, Kuya E, kung sakaling may nangyari sa amin ni Dex at nakipag-inuman siya ay baka masabi niya
Alam mo naman, Kuya E, kapag nakainom ang isang tao, wala nang kontrol sa sarili. Baka masabi niya yon, kaya pinigilan ko talaga yung sarili ko kahit na ramdam ko rin sa sarili ko na L ako nun. Si Dex pala, Kuya E, ang unang lalaki na bumihag sa aking puso dahil siya ang first love ko. Si Dex ay sakto lang ang kanyang pagkachabi. Gwapo, maputi at palabiro. At pag nagseryoso naman ay mas na-inlove talaga ako sa kanya dahil mas gumagwapo. Nahalata niya na may something ako sa kanya. Kuya E, dahil napapansin niya na lagi ko siyang tinititigan, nakautingin ba. Tapos pag nag-break time na kami ay nagpapalibre siya sa akin at ako naman bigay agad. Kaya doon niya nahalata na may something ako sa kanya. At pag uwian, hindi ako sumasabay sa aming service. Umaangkas ako doon sa bike ni Dex. Sa unahan ako, feeling ko ay babaeng babae ako, Kuya E. Bonus pa yung nararamdaman ko sa likod ko na nakatutok yung kanyang mainit na paps na siguro ay tumatayo dahil nagagalaw ng likod ko. Gustong gusto ko talaga yon. Isang araw, Kuya E, nag-away kami ng driver namin dahil sa biro niya na hindi ko naman ikinatuwa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Darwin. Siya ang driver namin, Kuya E. Malaking tao siya. Siguro nasa 5'8 ang height niya. Maitim at malaki ang pangangatawan. Isa rin sa mga close ko dahil mapagbiro at nakakatawa. Kaya nga kami napang-abot dahil di naman, hindi naman sa lahat ng oras ay nasa mood ka para makipagbiruan. Nag-overtime kami noon, Kuya E. Inabot kami ng alas 3 ng madaling araw at piniro niya ako na wala nga ako sa mood noon. Pagdating namin sa labas ng gate na pinagtatrabahuhan, doon nangyari. Nilapitan niya ako at sinuntok. Sinuntok niya ako ng sinuntok. At dahil nga sa malaki siya, dihado ko. Naihampas pa niya ako sa gate pero nanlaban ako. Nakita ko si Dex na nakatingin lang sa amin. Wala naman lang ginawa para awatin kami o ano naman kaya ipagtanggol ako. Dahil sa inis ko at sa galit, nasuntok ko sa mukha at doon na siya nawala ng malay. Hindi ko lubos na maisip na magagawa ko yun kay Darwin dahil siguro sa sobrang galit ko. At hindi man lang ako tinulungan ni Dex. Pagkatapos nga nung away namin ni Darwin ay napansin ko na ang dami ko palang pasa at galos sa katawan ko. Kuya E, doon na nga ako ay nagpaalam ako sa iba kong mga katrabaho na umuwi muna ako. Habang pauwi ako, Kuya E, bumuhos ang luha ko habang naglalakad. Dahil naiisip ko pa rin na bakit hindi man lang ako tinulungan ni Dex. Sabi ko takot siguro siya kay Darwin. Yun ang nasa isip ko. Simula nun, Kuya E, hindi ko na pinansin si Dex dahil siguro sa galit ko sa kanya. Pag nagtatanong siya sa akin, hindi ko na pinapansin. Kaya pansin ko sa kanya na naging matamlay siya at malungkutin. Dahil nga hindi ko na siya pinansin pa. Kahit partner kami sa gawain, sa trabaho ay walang imikan. Hanggang nasanay na ako na ganun, Kuya E. Naging malungkutin siya dahil hinahanap-hanap niya yung biruan namin. Sabi ko sa sarili ko ay hindi siya kawalan dahil lahat ng katrabaho namin ay kaklose ko. Sa katagalan ay nasanay na ako na hindi ko na siya pinapansin. Naging masaya rin ako sa iba kong kaibigan at katrabaho. Hanggang dito na lang, Kuya E. Sobrang saya ko po na napansin mo ang liham ko. Na sana ay magbigay ng inspirasyon sa iba. Lagi ako nakatutok sa mga liham na ina-upload mo. Sobrang ganda ng mga kwento. Kuya E, more power po. God bless you, Kuya E. Pag may time ako, share ko pa yung iba kong kwentong pag-ibig. Salamat po ng marami. Benz. Okay, si Benz yung tipo ng tao na talagang hanggat kaya niyang pigilin yung sarili niya eh gagawin niya, 'di ba? Nakahain na nga sa kanya si ano, nakahain na nga si Dex eh wala pa siyang ginawa, no? Siguro ano naman, siguro no, kung if ever naman may nangyari sa inyo, if ever, siguro kaya ka nga niyaya na mag-isa eh, kumbaga para sikreto lang. Siguro hindi naman para mag
magchismis siya or what, 'di ba, sa iba. Pero 'yun, 'yun yung ano mo, baka kinakatakot mo, baka may masabi or something, pero nasa iyo talaga 'yun, 'no. At 'yun lang inakalungkot, kasi bakit ganun nga naman, 'no? Kumbaga parang close kayong dalawa, tapos nandyan siya, lagi siyang humihirit sa'yo, nililibre mo na binibigay mo naman. Though, siyempre mga ganun, parang lambing ng kaibigan, pero bakit nga naman ganun, no? Parang nung kailangan ka niya, hindi siya naging kaibigan para sa'yo. At well, tama ka, siguro hindi siya deserve na maging ano, hindi niya deserve na maging kaibigan mo, kasi paano yan pag mga ganyan lang pala na may kailangan siya or what, na maihingin siya sa'yo, magpapalibre siya sa'yo, tapos pag may mga nangyari sa'yo na hindi maganda, eh hindi ka pa niya tutulungan. Medyo masakit nga yun bilang isang kaibigan na lang, no, na kumbaga lagi niyang na papakinabangan din, 'di ba? Sabi mo laging umihirit sa'yo, hindi mo siya mahindian. Yun. Anyways, maraming salamat sa iyo, Benz. Nako, ang dami mong mga gustong ano, subukan na lagi ka napipigilan siguro panahon na para para palayain mo 'yung sarili mo sa kung ano ka talaga, no? Kung ano pa 'yung mga iniisip mo pa na gawin, gawin mo lang, kasi alam mo naman 'yung buhay. Sabi nga eh, sobrang ikli lang ng buhay ngayon, sa dami nangyayari sa mundo, 'di ba? Eh, kung ano yung gusto mo, eh pakawalan mo na yung sarili mo. Anyways, maraming salamat sa iyo, Benz, sa iyong liham. Actually, si yung liham ni Benz, isang araw kasama dun sa isang mga sumulat, kasi sobrang ikli. So sinabi ko sa kanya na baka pwedeng dagdagan. Na yun, nagpadala naman siya ng karugtong nitong umaga. Kaya ito, na voice over po natin. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa.